pinoproblema namin talaga yung lupa. Yung lupa. Na sana po. Ito, eh, eh, pinapangarap po kasi. Ito yung may bigay ko pambayad ng lupa. Iba makaririnig. Ikano yung pambayad ng lupa na yan? Yan, yan lang muna, 200,000 lang muna. 200,000 muna to, sir. What's up mga kalingap? Isa mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers natin dyan. Yung mga nanonood ngayon sa ating premiere. Pero ulit sa ating dito mga kalingap, si Ate Josie. At alamin natin yung kanyang sitwasyon. Kung ano ang kanyang kalagayan sa ngayon. Malalaman lang natin ito mga kalingap, ang kanyang kwento. Pupuntahan ngayon. Tara. Diyan na mga kalingap. Punta natin yung isa pa na kababayan natin na humihingi ng tulong. Pasyalan natin dito. Hapon, ate. Bakit tulda ang ano dito? Ba't nilagyan ng tulda? Wala pa naman kami. Sa inyo itong bahay na ito? Opo. Alig ay yung paikot? Opo. Tulda? Opo. Ito lang. Wala pa po. Wala po. Wala pa po. Doon ka dyan, baby. Tanagin, Kirbis. Bakit ate, anong trabaho ni kuya? Construction po, sir. Construction? Ano po. Construction lang ang trabaho niya. Tapos, ilang anak mo? Paapat na po, sir. Apat na po, ang dami. Paapat na. Apat na po. Apat lang. Apat lang, sir. Hmm? Kala ko, eh, apat na po eh. Kinaya ba? Kinaya naman. Opo. Tapos ngayon, buntis na naman. Naku, talaga naman si ate. Pang ilan na yan? Pang-apat po. Pang-apat yan? Pang-apat. Pang-apat na to, sir. Ay, Jesus Cristo. Mahilig po. Mahilig kasi ako sa po. Hindi ko maiwasan magpo. Baka naman, siyempre kasalukuin kang buntis ngayon. Baka... si Mr. eh, mayroon pang... wala namang problema siya. Ay, ibig sabihin eh, ipinamigyan mo na siya. Hindi naman, sir. Naman. Eh, normal naman po yan. Yeah. Halimbawa, kung saan siya makarating, basta nagsusuporta pa naman sa amin, okay lang naman. Sino itong ano to? Anak mo? Opo, anak ko po yan. Gandong bata, oh. Yan yung anak namin ngayon. Tapos pangalawa tong sa sinapupunan ko. Maganda oh, ang gandang itsura niya. Ano pangalan mo daw, Bibi? Pag maganda daw yun. Pero si Bibi talaga ano, maganda siya. Ilang taon na ikaw, Bibi? Ilang taon ka na daw, Bibi? Lima. Sabas ko si Pabe. Ito, parang kurang na siya. Mature din. Diba, sa wala siya kasunod. Kaya parang...
Asan yung ibang anak mo ate? Nasa school po sir. Ah, sa school sila? Opo. Ilang taon na yun? Ngayon? Yung panganay ko po, 15. Tapos yung pangalawa, 13. No, tapos ito? Magte-30 na po siya ito. Sa... Opo, ito, ano, 5, ayan po. Tapos yung pang-apat, hindi pa lumabas? Hindi po, ilalabas pa lang po ngayong buwan. Ilang buwan na yun, te? Hindi na dala mo? Ano na po to? 9. Kabuwanan ko na po. Malapit na pala. Kasama mo na pala ninyo. Sa akin isa, ha? Bakit, sir? Dalawa to. Kambal ba? Sa akin isa, te, yung ano, yung... Bulaw. Bulaw pati. Ano yun? Ahas. Grabe sira. Buntis kasi si buntis kasi siya si ate po mga kalinga. Anong pangalan mo pala ate? Nakikipagbiro na ako sa'yo pero hindi mo pa alam yung pangalan. Umpo. Patingan niyo po. Ano, Alma Jimenez Acosta po sir. Nung ano, nung dalaga? Opo, nung dalaga po ako, Jimenez po ako. Tapos Acosta po ako ngayon. Ako naman, yung pangalan ko, Andinan. Ay. Ikaw naman ba sa ate? Nung pangalan? Arin po. Kalingap Jose YouTube channel, sir. Yes. Marunong ako magbasa. Joke lang si. Kanina pa yan. Palabira ko siya. Pero ano? Ang problema ko kasi, binibiro. Dinadaan ko na lang sa biro. Dain mo lang sa, sa biro. Kasi, lang yun na. Init, baka mamaya. Mainit, kaya. Jesus, Marius, dito. Malapit na mga, ano. Malapit na. Malapit na sabog yan. Oh, sir. Oh. Baka ilang, gusto mo, sir. Ilang araw na lang. Opo. Siyam na ngayon eh. Siyam na yung araw ng ano niya. Yung... Itong buwan na ito. Oh. Itong buwan. Ang due date ko, 25. Huwag mong kalimutan natin, ha? Tanggalin po, sir. Yung isa akin. Bakit si Byron ka dito? Joke lang. Sabay ganun. Sabay ganun rin. Nagpapataw lang tayo. Ay, nagkararagkap sa saan. Ay, Diyos ko. Parang ano, parang matagal na kami magkakilala ni ate. Nagigiguro na ako sa kanya. Magaan lang po siguro yung loob. Tawanan na. para hindi naman maburing yung mga nanonood. Matagal na kayong tina, ano, na mag-asawa ni kuya? Opo, ano, 7 years na. Sir, kasi 5 taon na yan. Nag-asawa ako 2017. Nagkakilala po kami. Yan, yung apat mong, ay yung pang-apat, ay yung tatlo, yun ang tatay ng mga anak mo. Yung tatlong anak mo. Hindi. Pati yan. Hindi po. Yung dalawa kong anak na nasa eskwelahan, yung sa una ko po yun. Ah, ibig sabihin pangalawang asawa mo na ngayon, si kuya? Opo. Oh. Ilang taon na pala ate nung nag-asawa, yung unang mong asawa? Ano po, 25 po. Nasaan nga pala yun? Nasa Naga po, sila, siya, may pamilya na rin. Hindi naman kayo kasal? Hindi naman po. Oo, oh, kaya pala malaya siyang naghanap ng ibang kukina. Oo. Oo, oh, kahit naman kasal talagang maghanap pa eh. Pero yung ano, yung sitwasyon ninyo, wala kayong ano, hindi kayo nagpakasal. Kung kaya't malaya siya na maghanap ng iba. Kasi nga, wala naman siyang ano, wala naman siyang pang pinanghawakan na kapin. Kapin. So, kung halimbawa yung i-demanda mo siya,
E wala ka namang pinangawakan. Walang habol. Wala kang habol sa kanya. Pero kahit papaano, nagsusustain po naman. Ay, hindi po, sir. Oh. Kasi nung magmula nung naghiwalay kami, wala nang sustento hanggang ngayon kahit natanungin niyo yung dalawa kong anak. Mahirap nga eh kasi yung anak, may asawa na rin po siya, apat daw yung anak sa ngayon. Tapos yung ni ano naman, itong mga anak ko kapag humihingi naman kasi wala naman maibigay. Kasi nga raw, isa rin daw silang naghihirap kasi hindi raw makatrabaho yung tatay nila. Gawa ng pag ano, inaatake raw ng rheuma. Yun, opo. Bakit then, ilang taon na yun ngayon? Siguro pa sir, kasi 1977 siya. Nasa ano na, nasa 50. Opo. Or ano? Pa, 77. Oh. Parang 57. Opo. Hindi, 47. 47. Kaya ano, kapag humihingi yung anak ko doon sa ano mga tita, kung mayroong maibigay, binibigyan din. Minsan 300. Eh nung last year, ay eh, kasi Pasko naman, eh gumawi dito yung tiyo Hinoon. Mm-hmm. Tapos, binigyan din yung anak ko ng ano, 2,000, iting 1,000 yung isang ano, opo. Sila. Tapos dalawa. Yun lang, hindi naman nasunod. Minsan lang, opo. December yun. Opo, minsan lang po. Kapag ano lang. Yung QH nila. Opo. Taga saan yun? Taga rito? Taganaga po sila. Ay, Taganaga rin. Opo. Mm-hmm. Ikin ka na man yan. Mula noon, wala nang ano, wala nang... Wala na po. Baka naman yung ano, yung tiyuhin nila ay ano lang. Baka gusto nila lang tumulong sa mga bata na hindi alam ng ama. Alam naman po niya nila. Ay, alam ng ama. Umpo. Oo. Sa may pamilya din po yon. Oo. Yung ano... Ay. Natik-tik na. Yung asawa niya ngayon eh mayroon ng 4 na anak. No? Opo. Ate. Opo. Kasi iniwan niya kami yung pangalawang anak namin nasa padalawang taon, sir. Opo. Pero ngayon ilang taon na ngayon? Ano na, 13. Magte-13 sa May. Oo. Tapos yung panganay ko naman, ngayong April ang ano, magpi-15. Itong bahay mo ito, ate, sa inyo ito? Sarili niyo ito? Opo. Sarili namin, pero yung lupa, hindi pa naman namin nababayaran, sir. Oh, halos magkapari sa ano dito. Situation, ganun din. Opo. Pari-parihas lang naman po, sir. Magkano ang mga ano dito, ate? Eh, itong ano namin. Paano pagbabayad dito pala? 70. Monthly or ano? Ano, pag may, halimbawa mayroon ka ihuhulog, di, alam ba, may pera ka, ibibigay mo doon sa nagkukulikta nitong ano, lupa. Kung wala. Eh, naka-schedule na kami sa August eh. Hmm. Magkano ang ano to, yung kabuuhan ng bayad? 70? 70 po, sir. Oh. 70. Oh. Yung sa... Kaya naman ate. Kaya naman. Hmm. Hindi ka kaya... Yun nga ang inaano namin ngayon sa ngayon, sir, eh. Pinoproblema. Itong lupa. Kasi kapag nakaabot sa schedule na yun, papaalisin ka rin. Magkano binibigyan nyo monthly ni ate? Magkano? Sa isang buwan, sir? Oo. Depende po kung, alimbawa, mayroon kang 1,000, 2,000, eh, yun ang ibibigay mo po doon sa nagkukulikta. Basta huwag bumaba sa 1,000, gano'n?
Nagang pinakatapis dalawang 1,000, ganun. Monthly yun? Hindi po, sa monthly yun, sir, eh. Kapag may pera ka lang. Ay, pag may pera lang? Opo. Pag wala, wala naman. Kaya yun yung nahihirapan yung mga nakatira dito. Gawa ng... Doon nga sa... Dahil nga po sa, sa lupa na... Kapag nagsisingil, pag oras na... ganun nga yung may schedule na nga. Sa... naka-schedule na kasi kami sa August, eh. Yeah. Ang last na payment, sir. Pero ako wala pang nahihulog maski piso. kaya nakaalis na rin kami doon sa doon sa pinakang dulo din. Yung ihuhulog namin dito, ipinagawa muna namin ng bahay na matitirhan namin. Opo, para mayroon kaming silungan. Yan na namin itong yan na ning mga materialis namin, inutang pa namin yan sa lending, sir. Talaga tiyaga lang. Talaga, opo. Dito mo, parang para mayroon lang masilungan. Opo, ganun. Lang ng, sa lending. Yung lending. Opo, sa lending. Para una to tawag doon, yung maitayo agad. Na para mayroon kaming masilungan. Yung highway ay yung doon, yung pathway doon sa may pinakang dulo, doon kami nakatira. Oh. Yung pababa baga, sir, na doon na hindi pa nagagawa na gagawing daan na patungo dito ay sentro sa may pathway na dito sa sentro. Opo. Yun yung doon kami nakatira, yung nahati na bahay doon. Yun doon kami. Dati. Tapos, yun. Kaya kami nakapunta dito. Pero okay naman dito, ate, yung lugar, malamig. Opo, okay naman. Minsan naman, mainit, no? Opo. Lalo na ganitong giro, ang init. Kaya nga. Pero mataas yung bahay. Opo, mo. Opo, mataas nga po siya. Kaya lang, ang lalong nagpainit yan, yung walang ang tinatawag na bintana. Wala pa yung bintana. Yung tuldang nakalagay. Opo, wala pa pong puro tulda. Kaya, kami, sa ngayon, talagang kailangan na nagdubli sikap, talaga magtsitsaga talaga yung asawa ko magtrabaho. Ikaw naman, anong trabaho mo rin? Nagpapataya-taya lang ako sa sir? Waiting. Nakapagpatama naman, kahit pa paano. Paminsan lang, sir. No. Minsan, 5 piso. Tapos yung mo pa doon, 250. Ikakabili mo na ng ulam. Tawag doon yung yung basta, po. Porsyento. Magkano ang napapatamaan? Minsan, 5 piso. 1.5 lang yun, sir. Ang sa amin doon, 250 lang. No. Ganun yung namin, trabaho. Dito. Buti na lang dito naman kahit na papaano. Maganda naman yung bahay. Kaya lang, hindi pa nga siya buo. Hindi po nga po. Ako, ang pinoproblema ko kasi, sir. Ang pinoproblema ko kasi, sir, yung lupa ko. Yung pambayad dito Po, yung pambayad. Kung sa naman, okay lang naman sa ganito muna. Ang problema ko talaga sa talaga, sir. Hindi naman natin po hindi napilitin na Opo. Na magbayad kasi nakita naman din nila yung sitwasyon. Opo. Yan ang pinoproblema namin sa financial sa lupa. Sa lote na ito. Dito sa area na ito, halos ganun ang karamihan ng sitwasyon, yung pagdating sa lupa. Opo. Lahat naman dito, sir. Wala naman yung Kasi kung sa sa pagkain, sa nakukuhana na lang, sir. Buti naman, kahit na ba paano, nakakaraos din. Umayag naman yung may-ari ng lupa na hulugan. Oo nga po. Yun ang kainaman doon. Opo. At least sarili nyo ng yung lote.
So, pag ano, pag natapos yung ano, yung bayad, ibibigay yung ano, yung titulo sa kanilang ibibigay o ano? Opo, ni ano, kung alimbawa nabayaran na ito, ibibigyan na ng deed of silba muna na tinatawag. Eh, lahat naman dito kasi hindi pa nakaka. Malawak ito. Pero sukat niya ay ano, sukat ay 5-7 nga pala doon. Opo, 5-7. Pari-parihas po ang pari-parihas ano, opo, nito. Ang sukat nito sa hindi. Malawak ito ay 5-7. Opo. Yan, wala pang ano niyan. Yung nandiyan, wala pang may-ari niyan eh. Ay, dito sa kabila? Opo. Hindi, ito lang ah. Yung doon sa yan bahay na yan na ano. Wala. Kasi ano, ganitong wala namang ano yan, walang tawag dito. Pa dito dito kasi nasa tabing ano, ilog. Opo. No. Katambakan nila yan dyan. Ilang kung ano kayo dito? Ilang taong ka na ate dito manira? Dito sa ano, sa luti mo? Ano pa lang kami, sir? Tatlong, ay apat na buwan. Kasi umalis kami doon. Ano, November ba yun? November. Last year? Kasi, last year. Pumunta na kami dito. Gawa nga ng pinatrabaho na yung kalsada doon. Kaya, lumipat na kami dito. Kahit nga, ning ano, wala pang dingding, lumipat na kami. Kaya, ganun yung nangyari. Kaya, sa ano. Nag, yung opo. Opo. Pansamantala. Pansamantala. Pansamantagal. Pansamantagal na sir kasi ilang buwan na. Kasi yung inaano, yung trabaho ng asawa ko kasi ano lang yon. Yung ano ng yung trabaho ng asawa ko, kakainin muna namin. Iaano muna namin. Ganon. Hanggang dito na lang kami, sir. Itong pwesto na to. Itong ano, sukat. Opo, itong sukat na to. Kasi ang mohon niya ay andoon. Iyan na. Opo. Kaya, ano yan? Ayan, opo. Parang nakasobra-sobra nga ako. Tatanggalin naman ito, sir. Hindi naman yan, ano, tatanggalin lang naman. Kasi yun yung ano na yun. Yan ang pinakang, yung may kut-kut ba. Kasi may magana dyan, may mag-check. Oo, titignan naman lang dyan. May mag-check dyan. Ang maganda dito, hindi ka makakadaya. Hindi ka naman makakadaya dito. Pag halimbawa, magpaano ka, titignan nila ko. Yung mohon. Oo, yun po. Tingkay-tingkay ko lang yan. Nung hindi pa lumalaki yung tiyan ko, ako yung nagtitingkay-tingkay. Kapag dumarating man yung asawa ko, tinutulungan naman ako niya. Okay. Tingkay-tingkay lang muna. Maganda yung dito. Opo, mapresko. Maganda ang tanawin. Yan ang pinoproblema namin dito. Mariusi. So, paano ate? Ay muna yung dalayan. Opo, sige. Di ba, sir? Sa susunod na ulit nating pagbalik. Opo. Ano kasi yun yung pinoproblema namin talaga, yung lupa. Yung lupa? Na sana po. So, ay, pinapangarap po kasi. Ito yung may bigay ko, pambayad ng lupa. Iba makaririnig. Ikano yung pambayad ng lupa na yan. Yan, yan lang muna, 200,000 lang muna. 200,000 muna to, sir. Maning huli na yung ano. Iba. Ay, Diyos po. Yan lang ang nakayanan. Ito lang yung nakayanan. Opo. Yung ano, ate ha, yung isang anak mo ha, akin na yan. Ah! Eh, grabe kasi. Ano na yan, ahas? Ay, grabe. Parang yung, ano. Pinapatawa lang.
Napapaluha ako eh. Naiyak ako dito sa 200,000. Ay, gusto ko. Ay, natouch ako. Ay, gusto ko. Hindi ba? Kayaan mo na. Baka bilang lumabas. O, baka tayong magtakbo sa hospital yan. Mas maganda yun, sir. Ay, ko! Jesus Mario, Sip. Matawar. Sige, te. Opo. Alas muna kami, ha? Opo. Okay. Sa inyo, lagi nandyan siya at magkaabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May kalinga po si kayong kaibigan at palagi nung masasandala. Minsan di nagdalawang isip na tumulong kung kinakailangan, nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan, hindi niya alintana para lang makapaglaan at makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May kalinga po si kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gano'ng kahirap, kayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na puse kayong kaibigan at palagi nyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga